Bakit ba? Talili ko naman to ah. Kaya ko lang naman nakaamoy ah. Hindi naman nila maamoy ah. Ibisi nga ako. Maghahanap ng marikit. Anong gawa mo? Ano bang problema mo kung hindi ako naligo? Ilang araw lang naman ito ah. Wala naman namamatay sa hindi naliligo. Ang tagal mong sumagot. Ano bang problema mo? Kanina pa ako kumakato. Ay, nagkukulong ka dyan. Ay, ako lang nagawa ka dyan. Hindi ka pa naliligo yata. Nangangamoy ka na. Ano ba? Eh, sarili ko din. Amoy ko to eh. Hindi naman nila ako mamoy, diba? Hindi naman nila ako mamoy, diba? Pang tulog dyan. Tingnan yung mukha mo. Anong nangyari sa mukha mo? Dito? Manalamin ka nga. May nakita akong lamok eh. Eh, sinampal ko. Eh, bumakat yata yung kamay ko dito sa sobrang alikabok. Eh, nga. Sa kamamrit ko, kahanap ko ng maritis nga. Kaya ilang araw na hindi ako naligo. Ayan. Nagkabakat-bakat na. Ayan, oh, may mga during-during na, oh. Maritis ko nga sa'yo. May nasagap nga akong maritis. Ba? Malis ka na. Huwag mo akong istopon dito. Ayan. May imamaritis ako. Ako ang naaawa sa katawan mo eh. Problemahin yung hindi nalili. Bisi nga akong pagmaritis eh. Malili ko rin naman ako. Magsabihin lang ako dito. Duhin lang ako sa'yo. Baka papayat ka niyan. Dapat maging malinis ka. Ay, nga guys. May nakalap akong marites. May nakalap akong marites, guys. Baka bumalik yun. Nag-iingay tayo. Patong bumakat. Eh, may lamok nga. Kaya sinampal ko. Eh, bumakat yung kamay ko. Sobrang alikabok. Kaya may kamay dyan. Maimamaritis ako sa inyo. Tagang pinaghirapan ko to. Kahit tiniis ko. Kahit hindi maligo lang araw. Hanapin ko lang talaga to. Anong dahilan? Kayo ba nang may nasagap nga kumaritis? Makinig kayo. Ha? Itong dating ang magka-grupong nagkalasan. Tapos ito, kasi itong isang grupo, gusto nila away. Parang may nasagot ako, parang may binayaran na reactor sa kabilang grupo. Isang bayaran na reactor. Meron palang ganun? Ikaw ba naman? Tanong ko sa inyo. Makarinig ka na isang reactor eh sa sukmit pa idaan tapos bigla kayong mumurahin? Bigla kang mumurahin na wala ka namang alam na kasalanan? Diba?
Ano kayang magiging reaksyon mo kung minura ka bigla? Parang may tiling? Parang tanglang, di ba? Kung minura ka bigla-bigla na wala kang alam na ginawa sa kanya. Ito naman kasi bigla, walang alam sa istorya. Bigla na lang bumabanat at pagmumurahin yung isang tao. Yung tao ito ay kasamahan namin sa mula sa Team Amazona. Walang kamalay-malay yung tao tapos bigla mong mumurahin. Wala namang ginawang masama sa'yo. Nagsaka ibang grupo ka naman na. Bakit nakisali ka sa laban ng kagrupo niya dati na kumalas sa kanila? Kasi nga ang gusto nila, away. Ayaw nilang magkabati yung founder namin. At saka siya, yung naging founder nga ngayon ng Amazona. Ay, grabe. Papayag ba kayo? Na bigla ka na lang mumurahin? Na wala kang kalaalam? Hindi kayo magtataka, di ba? Parang ewan na bigla na lang sumasalit, sumusupot-supot. Ito nga. Eh, siyempre magre-react yung isa. Eh, bigla mong murahin. Eh, di kung anong ginawa mo, di yun din gawin sa'yo, murahin ka. Kala alam yung isang tao, eh, bigla mo lang babanatan at pagmumurahin. Ano yun? Parang may tililing? Ay, pare-parehas na lang kayong mga nahawaan ka na rin yata. Nung sa isang matandang may tililing din. Ano yung kampi-kampihan? Porque kaaway yung isa, eh, kaaway mo rin. Ano yun? Diba, posible naman na hindi mo ginamit utak. Lahat tayo may utak. Hindi natin, walang bobo. Walang bobo sa mundo. Depende yan kung saan mo gagamitin yung utak mo na binigay sa'yo. Alam mo ang mali at di tama. Ang kwan lang dyan, talagang nabibili ang prinsipyo at hindi ginagamit ng maayos yung utak. Kahit alam mong mali, ginagawa pa rin dahilan lang sa pera. Kasi kung hindi mo gawin yung mga utos nila, mawawala na yung suporta sa iyo. Talaga bang ganyan ang business sa social media? Pera-perahan lang ang gamit. Ang ginagamit. Nasa iyo naman kung magpagamit ka. Kaya pinagkakamalan kayong bobo eh. Eh, siyempre, magre-react yung kasama namin, di ba? Bigla-bigla mong murahin dahil lang galit yung isang kampo na hindi mo alam ang punot dulo. Bakit sila nag-away-away? Bakit sila nagkahiwalay? Di ba? Parang tanglang. Tanglang. Tililing din. Kaya nga na sinasabi ko eh. May nabalitaan ng isa pa to eh. Yung ano? Kanin na umalsa? Sa pagkaintindi ko sa pumasok sa isip ko eh. Umalsa ang inidoro eh. Kung si Casey ay lumutang na inidoro, sa akin naman, umalsa. Umalsa ang inidoro. Parang umapaw eh. Nag-evaporate. Hindi malsa. Umapaw. Ito naman, ang ganda-ganda ng pangalan. Parang gustong-gusto pa yung mga balahurang tao. May ginawa nga na kang gugo. Bakit yung adhikain nyo na lang na pagtulong? Yun na lang. Huwag na kayong sumali sa mga gulo kung talagang ang motto nyo lang ay yung tumulong sa kapatao. Eh, hindi eh. Yung nang babalahura, yung nagmumura-mura sa isa namin kasamahan, yung charity vlogger, nagpalipad pa. Ibig sabihin, sang-ayon ka doon sa isang taong nagmumura-mura na walang dahilan. Biglang nakisaw-saw lang dahil sa ang daming nagpapalitan. Ang daming nanonood na viewers. Ano sang-ayon kayo dyan? Okay lang sa inyo? Magmurain sang tao?
nawala naman kayong kaalam-alam dahilan. Tapos ito pang charity vlogger, nakikisali rin. So agree kayo sa pagmumura ng tao. Yung tao, akala ko ba charity vlogger kayo? O pakitang tao lamang? Ano yan, pakita lang na charity vlogger kayo para makagain kayo ng views. Simpatya ng tao para sa pasikat. Ayun, nagpapasikat lang. Dapat ang promote you yung paano kayo mag-charity vlogger. Hindi yung nakikisali pa kayo sa gulo at kampi-kampihan. Ayan. Ang ganda nga ng pangalan, pero yung sa loob, titignan mo. Bakit nakikisali pa sa mga gulo-gulong ganyan? Diba? Ayan, masasabi ko lang dyan. Kung charity, charity lang. Huwag makisali sa mga gulo at balahura. Yung innocenting tao na dadamay, na walang kamalay-malay, lahat na lang idadamay. Kahit hindi kasali sa gulo nyo. Imbis na maganda ang image nyo, nasisira dahil sa, sumasali rin kayo sa gulo. Umiwas-iwas ka na sa mga magulo. Dapat tahimik lang. Tulong-tulong lang din. Huwag kayong sumali sa gulo. Yan. Kung gusto nyong umangat yung channel nyo, hindi yung nakikisang-ayon kayo pa sa yan ng nagmumura na walang kadahilanan. Biglang mumurahin ang kasamaan namin. Walang dahilan. Eh, siyempre, eh, kinanti nyo, di re-respect yan. Ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo, lalo ng mga sponsor. Eh, okay na, takatahimik ka na, eh, tahimik na eh. Ayan, nag-umbisa naman, gulo-gulo. Kampi-kampihan. Yung inaway kayo, pinahiya kayo, kakampihan nyo ulit. Kung galit kayo sa pagbabati ng founder namin at saka yung founder ng Team Amazon, eh, wala tayong magawa dyan kasi naging magkaibigan mga yan. May pinagsamahan. Eh, parang sa magkapatid lang yan. Away-bati, away-bati. Eh, hindi yung katulad ng isang grupo. Hindi naman nagtagal. Nagkakilala lang sa sukmi. Hindi man kilala isa't isa. O nagkampiyan lang, naging magkaibigan lang dahil kampi-kampiyan. Tapos biglang nagwatak-watak ulit. Tapos lumipat ulit para lang kumampi at kalabanin yung kalaban nila kasi inis sila sa isang tao. Sa amin, okay, normal lang yun sila founder at KC. Anong magagawa? Eh, may pinagsahan mga yan. Sila pa, dati sila pa ang nauna. Timbubuli talaga. Silang mga una. Kaya kilala nila ang isa't isa. Talagang magkakaibigan na sila. Kaya huwag niyong ikumpara. Yung pagkakaibigan, may pinagsama nila sa mga grupo niyo na kabati-bati na ganyan, porke away-away, kuha kampiyan. Kaya, mag-away din kayo, adi wala rin. Din magtatagal. Ano ba yan? Palipat-lipat lang. Same history din. Paulit-ulit. Hindi na nagsasawa. Kaya ang pangayo ko sa inyo, mag-unos dili kayo ha. Timbangin nyo muna, mag-isip kayo. Baka mamaya, makahanap kayo ng katapat nyo. Ingat-ingat din. Hindi man dito sa lupa, pero may nasa taas nakatingin kung anong pinaggagawa nyo sa kapwa nyo. Balahurahin nyo. Hindi natin alam ang buhay. Ingat-ingat din. Dapat enjoy-enjoy lang lang. Dapat minsan lang mabuhay. Huwag magpaka-stress. Okay. Hanggang doon lang guys. Mahaba-haba na to. Sa susunod ulit. Sige. Paalam. Mga Team Halakhak. Team Tawa. Bye-bye, guys. Wasn't getting over you.